Kayo ay nasa newsroom ngayon habang na-out muna sa paghahawak ng bala at baril ang mga sundalong nakikipagbakbakan sa Marawi. Ilan sa kanila patuloy na nakikipagtuos sa kusina. Sa programang Noble Bakers, ang mga sugatang sundalo tinuturuang mag-bake at magpatakbo ng bakery. Sa ganitong paraan, tuloy-tuloy ang kabuhayan ng mga apektadong sundalo, pati na ang kanilang pamilya. Mula Noble Warriors sila na ngayon ay tinatawag na Noble Bakers. Makakasama po natin ngayon si Wilburt Wong, isang bakery technician ng Pilmico Foods Corporation. Isa po siya sa mga nagturo sa ating mga sundalo. Magandang umaga, Wilburt. Magandang umaga. So, since last year, gano'ng karami na ang mga sundalong naging bahagi nitong Noble Bakers? At paano ba naging kinoconduct itong inyong programa? Bali, over 60 soldiers silang naturuan ko na. Dinadala namin sila doon sa aming training bakery. Meron tayong training bakery sa Paranaque. Doon sila tinuturuan for 6 days at a time. Mm-hmm. So, tuloy-tuloy yung program noon mula sa basics ng bread processing, sa cake, sa pastries, pati sa noodles actually. Ah, okay. Pati yung management ng bakery. Mm-mm. Meron din sila niya. Anong ibahagi mo sa amin yung paraan ng pakihalubilo mo doon sa mga sundalo? Syempre, yung ibang medyo malungkot sila na dahil doon sa nangyari sa Marawi. Pero paano niyo natulungan ang mga sundalo na injured doon? Actually, initially every batch, nangihingi ako ng listahan ng mga pangalan nila together with yung mga disabilities nila. Yung sabi ko para alam ko mag-adjust. Pero alam mo, hindi na ang dapat palang nag-adjust ako eh. Kasi doon ko nakita na kahit na sila may mga disabilities, ganun pa rin sila. Maganda pa rin yung outlook nila. Maganda pa rin ang outlook nila. Hindi sila yung mga tipong malungkot, hindi sila, well, typical Filipino na masayahin talaga. Pag mapagbiro, meron isa sa kanilang wala ng left hand, pero talagang hinanapan natin ang magiging skill niya sa loob ng bakery. Wow, oo. Yung isang amputee, okay, although nakaupo lang siya, hinanapan pa rin natin siya ng kung saan siya pwedeng ilagay sa loob ng bakery. Meron ka mga sample ng mga tinapay. Gawa ba yan ng mga sundalo? Yes, ito yung mga natutunan nila during the course. Finished product. Yes. Oo. So paano yun? Pwede na nilang ibenta? Paanong proseso? And then I think yung families nila can also be part of the program, ano? I think yun, kasama yan sa expansion. Ang nangyari was, since tinuturuan sila, in the morning lecture kami. Lahat ng theoretical sa baking. Tapos in the afternoon, magbe-bake kami. Tapos binigyan naman sila ng bakery nila sa Fort Magsaysay. Doon sila nag-ooperate inside ng bakery. The camp. Inside the camp, yes. So sila yung nagsaserve ng mga pangangailangan ng buong kampo ngayon. Pero paano naman dun sa mga iba na yung mga bago lang, kasi diba they have yet to recover from their wounds, siguro kung grabe yung mga sugat nila, pwede pa rin silang pumasok kahit na a year after Marawi, this is still available dun sa ibang gusto ng program? Yes, of course. We're about advancing business and communities anyway, and Pilmico is the partner for growth of everyone na gagamit ng flour namin. So, walang problema doon. They are welcome. So, ganito ay may porsyento ba sila? Paano ang kita dito? Actually, napupunta yung kita ng bakery na yun sa foundation ng Fort Magsaysay, ng Noble Warriors Foundation. Napupunta yun doon. Now, yung foundation, as I understand it, yun yung nagiging allowance nung nagbabantay doon sa sundalo during hospitalization. Okay. They found out na mas mabilis gumaling yung sundalo kapag ang nangangalaga, hindi yung mga nurse lang, hindi yung mga doktor lang, yung family members. Kanina briefly binanggit mo na yung experience mo na pakikihalubilo sa mga soldiers. Ano ang takeaway mo dito sa naging experience mo sa pagtulong doon sa mga wounded soldiers? Actually, tumaas yung tingin ko talaga ng husto sa mga sundalo natin. Yan ang yung pinaka-takeaway ko dyan. And doon ko natutunan na ang alam natin, hardened ang mga sundalo. Pero mga tao lang din sila. Kung ngumiti, talagang grabe din. Talagang nakakatuwa din sila makihalubilo. At saka kahit sila ay tulad ng Marawi ay muling bumabangon din kahit ang nangyari sa kanila. No? All right, maraming salamat kay Wilburt Wong ng Noble Bakers Program.